For today's video nga mga ka-jungle ay isishare ko sa inyo kung paano alagaan ang ating mga iba't ibang klase ng money plant o potus plant. Isa silang pinakamaswerte sa indoor natin. So kung gusto nyo malaman, tapusin mo ang video na ito. Meron tayo ditong apat na variety ng mga potus plant at isa sa kanila ay rare one. Ito yung ating silver satin potus. So dati kasi sinasabi nito na isang rare to, pero ngayon daw sabi nila is common na lang daw ito. So ipapakilala ko sa inyo isa-isa ang ating mga potus natin dito. So we have four variety. Ang una dito, ang ating common na money plant ay ang ating golden potus. So ang ating golden potus, meron po siyang splash na gold na kulay sa kanyang mga dahon. Ito naman yung ating silver satin photos. So tinawag po siya na silver satin dahil nga yung splash niya ay meron po yung silver sa kanyang mga dahon. Ito naman po yung mandula photos natin. Yan po, pero meron po siyang parang moon sa kanyang mga dahon. Ito naman po ang very common na indoor natin na house plant, which is Enjoy Potus. Marami po itong variety ng mga Enjoy Potus. Ito po ay very common na Enjoy Potus at madali lamang po ito tumubo. So ngayon mga ka-jungle ay i-share ko sa inyo kung paano natin maalagaan ang ating mga potus plant. So simply lamang po, para lang tayong nag-aalaga ng simpleng halaman, kasi simple lamang po ang ating mga potus plant, isa lamang po silang easy to take care. So first, ang pagdidilig po. When it comes to watering requirements sa ating mga potus plant, dapat dinidiligan po ito kapag dry na po yung soil. And then you can apply the MMLL or more light, more watering, less light, less watering. So yung ibig sabihin po yan, kapag nadoon po siya sa outdoor, medyo mas madami po ang dilig kaysa dito sa indoor. Kung nasa outdoor naman po siya mga ka-jungle, ay dapat nasa ilalim po siya ng mga puno dahil nga kapag nasa open space lamang po siya, masusunog po ang kanyang mga dahon. So when it comes to the light requirement o yung kanyang sunlight requirement na gustong-gusto dito sa ating mga potus plant, ay mas gusto nila yung morning sunlight. So alam niyo po, kapag ilalagay niyo po sa morning sunlight, mas nagiging maganda po ang kanyang dahon. Katulad ng ganitong potus natin, kapag nabibigyan niya po ng morning sunlight ang ating mga potus plant, ay gumaganda po yung dahon. Katulad nitong Enjoy po ay manjula natin na sobrang ganda. So, pag-usapan naman natin mga ka-jungle, ang ating fertilizer. So ang fertilizer po na ginagamit ko dito ay MSG or Bitsine. O di kaya pwede niyo pong gamitin ito ng Osmocote na fertilizer, yung 1111 or 1212. Or 1414, mas better po kapag 1414 kapag mag-fertilize po tayo ng ating mga kayo ay mag-fertilize ng ating mga plants, ay dapat po ay once a month lamang para hindi masunog ang kanyang mga dahon. Kapag kayo ay mag-fertilize araw-araw, tendency niyan, masusunog po ang kanilang mga dahon kasi na-over-fertilize po ang mga sa yan. Mga beginners dyan o may planong bumili ng mga potus plant, make sure na i-check ninyo kapag nasa nursery, i-check ninyo kung stable na po ang kanyang roots. If ever hindi naman po, pwede niyong ilagay sa water para water propagation po ang tawag doon. Kaya magiging 100% po na magiging successful ang kanyang ugat. So dito naman po tayo, if ever bibili kayo ng mga potus plant, kapag wala kayong idea, itong mga potus plant na ito ay same lamang po sila ng species. So ang species na ito ay Epeprenum arum. So isa lamang po ang species nila, pero different po yung variety. For example, isa po yung nanay nila, pero iba-iba po yung kanilang mga anak. Iba-iba po yung parang mga magkakapatid po sila. Kaya iba po yung mga variety nila. So ito, ipapakita ko po sa inyo ang pinagkaiba-iba ng ating mga potus plant or money plant. Ito naman, ito yung very common, pero napakaganda niya po mga ka-jungle. Marami po ang nahuhumalik dito sa ating golden potus dahil ito po ay very elegant. Kahit matagal na po itong plant na ito, indoor plant na ito, very popular pa din po ito kasi sa sobrang ganda ng halaman na ito. Parang plastic po siya tignan. At saka itong halaman na ito is very easy. Lahat po ng variety ng mga potus, ito po yung pinaka-easy to take care. At ito po ang nire-recommend sa mga beginners, lalo na sa mga naghahalaman pa lang. Ito naman po,
This is a silver satin potus. Ang silver satin potus naman po, ang pinagkaiba niya sa golden potus, ito naman po ay medyo makapal po ang kanyang dahon. Kaya nagtatry po siya sa mga medyo bright light environment. And then, ang pinagkaiba lang mo, lamang po ito is slow grower po. So, matagal po tumubo ang ganitong halaman. It takes 8 months po maging lush. Kapag gusto niyo po siyang ihang, it takes time po makapagpatubo nito. Sa isang dahon nito, siguro isang like 2 weeks po tumutubo ang ganitong halaman. Pero itong potos na to, hindi talaga. Mabilis lamang po. So, ang kinaganda dito sa ating mga silver sanding potos ay talagang pinagkakamalan siya na plastic. Tignan nyo naman, oh, sobrang ganda po niya. And then, rare po ito na halaman. So, unti lamang po ang nagko-collect nito dahil mas slow grower po ang sa Manjula potos. Ito lamang po ay bigay sa ating friend and napadami ko na po siya. So, ito pong Manjula potos. Pinagkamalan ko din po itong yung isang potos kasi madami po yung variety ng potos. Itong Manjula is kakaiba po siya kasi nga para siyang marble. Diba? Manjula ito. Yung Marble Queen potos, yan po yung iba din pero same siya ng Marble Queen. Papakita ko po yung picture. Yan po ang picture ng Marble Queen naman Manjula. So, very easy to take care po ito na halaman. And then, same lamang po siya ng ito, Golden potos. Ang pinagkaiba lang dito is mas bright siya at mas detailed po ang kanyang variegation. So, dito naman tayo mga ka-jungle sa Enjoy Potos. This one is a very, very common. Kung common itong halaman na ito na golden potos, ito po ay very common. Kung mas easy to take care, mas easy, kung mas mabilis tumubo, mas mabilis ito, mas parami. Kasi nga ito, katatanim ko lang ito and then tumubo na po siya mga ka-jungle. So, pagpasensya niyo mga ka-jungle, medyo maingay po yung aso ng kapitbahay namin. And then, yan po kung paano natin maaalagaan ang ating mga golden potos. It's very easy to take care. Pwede niyo po itong ilagay sa inyong mga kwarto o sa kitchen o sa inyong sala or sa dining o sa center table. So, when it comes to the pampaswerte, ang halamang ito ay maswerte talaga ngayon 2024. Kasi ang golden potos, lalo na kasi tinatawag sila ng money plant. So, ibig sabihin ng money plant ay prosperity, abundance, and also it gives good luck kasi money plant, money siya. So, lucky charm ko itong mga potos plant ko na ito kasi nga nagpapaswerte po ito sa atin. Yan, share ko na po sa inyo ang ating mga money plant. And I hope nagustuhan mo ang video na ito. And i-comment nyo naman kung ano ang favorite ninyo ng mga potos plant sa comment section para malaman ko din. At kung meron kayong mga katanungan, just comment down below. So ayan mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood. And I will see you next episode because more plant, less stress.